So isa po sa napakagandang dalawin dito sa Kapangan ay ang barangay ng Beling Belis, kung saan makikita, ma-experience yun na rin ang malasagada na ganda ng kalikasan, at meron din silang mga rice terraces. So dito po makikilala po ninyo ang iba't ibang klase ng farmer. May nagtatanim ng repolyo, merong patatas, merong sayote, of course yung palay, sili, no? Napakarami po tayong produce. Nanggagaling din po dito ang mga produce na binabagsak sa La Trinidad. Yung inyo pong nakikitang footage ngayon, yan po ang ating mga produce na iba-iba pong municipalities actually ang nagbabagsak doon. May kanya-kanya silang signboard na yun pong kanilang pwesto. At tangkilikin po natin ang ating mga ecotourism at napakagandang mga probinsya na hindi pa po natatagpuan o na bibigyan ng spotlight. Dito po sa Kapangan, isang barangay ang pwede nyong pasyalan at makilala ang mga farmers natin, ang barangay Beling Belis. Kasama natin po si Ate Jocelyn po. Si Ate Jocelyn. Ate Jocelyn, ilang years ka na nagtatanim ng sili dito? 6 ata. Yan, almost 6 years na. Mm-hmm. Ayan. At kamusta naman ang buhay ng nagtatanim ng sili sa napakagandang lugar na ganito? Pwede naman sa umpisa nung pandemic, medyo matumal po yung sili, mm-hmm. yung gulay. Bakit po matumal? Ano po ibig sabihin ng matumal pag gano'n? Hindi po nabibili po sa ano. Hindi nyo nabibenta? Opo. Bakit naman hindi nabibenta mga sili kung meron naman kayong harvest dito? Ano po naging limitasyon nyo ng pandemic? Walang bibili po ata, sir. Hindi maibabiyahe siguro pababa? Opo, sir. Yan. Paano nyo ba binabiyahe? Saan ba ito dinadala? Sa Trinidad. Sa La Trinidad po. Din. Opo. Dun sa vegetable trading post. Opo. Ayan. So from here, gaano karami naman yung nakaharvest yung mga sili dito? Mga... Ilang kilo rin? Mga 500 plus siguro, sir. 500 kilos? Opo. Ng sili. Ito ba yung siling labuyo o siling yung green? Yung green po. Pangsigang? Hindi po, yung bell pepper. California. California. Opo. Ayan. Magkano naman nabebenta per kilo doon sa trading? Hindi ko alam po, sir. Basta... ibiyahe nila, tapos may kami supplier. So merong kang seller. Opo. Ba't hindi ikaw yung pumunta doon para magbenta? Alam mo yung presyo? Hindi po, kasi inutang namin yung puhunan po. Tapos sila ang magbibenta po. Nako. Yan na naman ang isang masaklap na sitwasyon. Mabibisto natin dito sa Agri sa Agri. Paano natin sasabihin to? Pasintabi na po sa mga namumuhunan at nagpapautang sa ating mga farmer. At sila, ganun po yung kalakaran pala dito at sa iba pang mga farm sa buong lupalop ng Pilipinas. Sino po yung may-ari ng lupa? Kayo rin? Hindi po. Nag-uupa kayo dito? Opo. Ayan, nangungupahan pa sila tapos mangungutang ng puhunan. Ngayon, kung sino yung nagpautang sa kanila, sila ang magdidikta ng presyo. Opo. Tapos dadalhin doon, hindi nyo alam kung magkano binenta yung... Hindi namin alam po. Presyuan nila yung sili kung magkano. Ayun na lang. Ayan. Tapos ibabawas nila yung mga expenses. Mm. Sila na yung nagbamanage. Opo. So parang ang nangyayari, kayo yung farmer na parang trabahante na lang nung namuhunan. Mm-mm. Parang ganun. Sila talaga yung technically may-ari na. Opo. In a way. Dapat hindi ganun eh. Pasintabi po, no, kung sino man po yung namuhunan kila ate, ito po ay pinag-aaralan po natin para marinig po ng mga kinaukulan sa ating ahensya, sa gobyerno, na sana po meron po tayong standard trading o kalakaran para dun sa mga namumuhunan din, dun sa mga seller representative. Ang pinaka talagang solid na umaaray dito or namamanhid na nga lang kasi sinusunod na lang nila yung sistema, eh yung pong mga naghihirap dito sa initan ng araw na kahit ako sandali lang nasunod na dito. Sila po araw-araw nandito, binabantayan yung kanilang pananim. Tapos ni hindi man lang alam kung magkano nabebenta ang kanilang produkto. Dahil may namuhunan sa kanila.
at laway lang ang puhunan kung tutuusin. Pasintabi po uli. Ito po ay totoong realidad, no? Realidad na nangyayari. At kung hindi po magkakaroon ng standard trading system sa ating mga magsasaka from the capital, no? Ano, at going to business, yung mismong sa farm, expenses nila hanggang umabot sa merkado, kung magkano nabibenta, magkano babalik sa kanila. Kung wala po tayong standard system, hindi po mai-improve po ng ating gobyerno, Department of Agriculture, na sana meron po tayong isang ahensya na mabuo para sa ganitong sistema ay ma-improve. Hindi na po mabiktima palagi ang ating mga farmers. Kaya kung magagalit kayo, wala po akong magagawa dahil pinapakita natin ang realidad na nangyayari ngayon. Ginagawa po natin ito para kung sino man po sa ating kawanin ng gobyerno ang talagang gagawa ng paraan, no, sa sabi nga ni Kuya sa nakakataas, na magkaroon ng standard system ay maiwasan na po natin ang ganitong paghihirap ng ating mga magsasaka at sila din ay umunladlin sa kanilang buhay. Yan. Meron po ba kayong isa pang gustong sabihin? Like, kung kayo po ay maririnig, ano po ang hihilingin yung suporta pa? Yung puhunan po namin kasi medyo na ano kami sa pandemic noon po. Mm-hmm. Nautangan kami sa... Marami na kayo utang? Opo. Mm. So, puro yung mga kinikita nyo, pinababayad na lang? Opo. Paikot-ikot na lang, paulit-ulit? Opo. Tapos, hindi rin naman kayo nakakapagbayad talaga ng buo? Mm-hmm. Paano kayo lalaya sa utang? Ako rin, marami utang eh. Oo. Sana may puhunan po sa ano, sa pananim namin. Mm. Sa isang magandang panimula uli? Oo. Magkano po ba ang puhunan ng ganito kalawak na ano, na lupa para sa pagsisili? 100 plus kasi yung mga cellophane. Ito palang cellophane na to, 100 pesos ang 100,000 ang gastos nyo para lang dito sa ano, sa mga cellophane na ito. Ilang beses nyo naman to magagamit? Depende po sa klase ng ano, ng cellophane. Na materials kung tatagal. Opo. Pero ito, ilang taon na to nasa inyo? First po yung iba. First kasi, year nyo nung ginamit opo, ito? Opo, kasi yung iba mga 3 years siguro po. Bakit po kailangan ng ganitong cellophane? Kasi po matalas ang araw. Mm-mm. Tapos yung pag umuulan, protection din, hindi sila malulunod. Uh-oh. Ang ano po ba ang pangangalaga sa ganitong klase California sili? Ano yung ayaw nila at saka gusto nila? Yung masyadong mainit po tapos. Okay. Pag masyadong mainit, anong nangyayari sa bunga? Matutuyo? Oo. Sunburn? Oo, masasunburn. Ayan. Ayan. Tapos pag naulan naman, sobra sa tubig, ano naman nangyayari? Mabubulok po. Mabubulok. Kasi maraming ano, yung masyadong sensitive. Sensitive sila. Ayan. So ito pong mga plastic na ito alone is 100,000 na daw po ang kanilang... Meron bang pupunta dito sa ganito kalayo para lang interviewin ang ating mga kapatid na farmers para marinig ang kanilang mga hinaing na gusto nang magbigyan ng solusyon? Yung hingal, kakapagod. Bakit dito, madali bumaba. Mahirap umahon. Hindi po ako sanay sa ganitong akyatan. Araw-araw po silang umakyat baba dito. Na ilang years na kayong nag-sasaka dito? Ay, matagal na. Ha? Matagal na. Anong pangalan niyo po pala? Ay, ako po si Nancy Balaon. Nancy? Balaon. Balaon. Ano po ang inyong mga pananim? Palay. Palay. Uh-huh. Ilan taon na po kayo? Ilan taon? Senior na magsi-65 na. 65, pero kaya bumaba doon sa napaka... Eh, pero aakyat ako ng konti. Tandaan. Oo. Ilan taon na po kayo? 65. Ano po tanim nyo? Palay. Palay din.
Ilang years na kayo nagtatanim? Hindi na mabilang. Kayo po naman, ano po ang tanim ninyo? Panay din. Oh. Mag-boyfriend sila eh. Ayan, sila pala yung mag-jowa. Jowa sila. Love team. Si nanay, nahiya oh. Oo. Hello.